Hi guys, welcome to Julius Babaw Unplugged. Gusto pala pasilip sa inyo itong aming pool dito. Dahil matagal ko nang iniisip, guys, mayroong problema ko na nga kung paano paiinitin itong aming swimming pool kasi medyo located siya dun sa area na hindi masyadong nabibilad sa araw. Kaya mga ganyan lang, sisilip yung araw, mamaya mawawala na. Kaya ang nangyayari, kapag magsiswimming kami sa hapon hanggang gabi, super lamig na ng tubig, guys, no? Unlike yung other mga pools na nakikita natin na sa mga resorts o sa mga resorts na bilad na bilad sa araw maghapon yung pool. Kaya pagdating ng gabi, mainit yung tubig. So we did consider putting up LPG tanks para mapainit itong tubig na ito. Kasi ito yung recommendation ng gumawa ng swimming pool. So naglagay kami ng mga LPG tanks. Ang problema, isang LPG tank, umos yan sa isang maghapon mo na pagpapainit nitong pool para makapag-swimming ka sa gabi. So, ubos, no? Eh, magkano yun? Naglalaro yan sa mga 3,000 to 4,000, isang 50 kilograms sa tangke. Ubos yan in one day. Eh, katulad nung nasa amin, dalawa ito, mauubos yung isa, nasa susunod namin pagsiswimming, ubos muli yung isa. I wasted 8,000 agad nang ginagamit lang sa dalawang araw yung aming swimming pool. Maswerte ka na kung maraming magsiswimming, pero ilan lang naman kaming miyembro ng pamilya, kaya medyo tagilid, no? Hindi sulit. So matagal na ako, guys, naghahanap ng alternative means para mapainit itong aming pool. And one time, nag-search ako sa internet at nakita ko yung solar water heater. While for solar pool heaters, the heating is free. It's zero electricity, zero gas, and almost zero maintenance. It doesn't have moving parts, no burning of fuel. Unlike other forms of heating, this one is sustainable and guilt-free, and it's easy to use and operate. Meron palang ganito. Kaya nung na-meet ko si Dan, yung may-ari, in-explain niya sa akin kung paano ba yung ganitong sistema. So, na-convince niya ako agad, no, na magpalagay ng mga solar tubes sa bubong ng bahay ko. O ito. Yung mga solar tubes na yan, yan ang magpapainit dun sa tubig na umaakyat galing dun sa pool. Kasi babalik niya ulit dun sa swimming pool para uminit yung tubig. So magsa-circulate lang yung tubig up and down, up and down, up and down hanggang sa medyo mag-warm yung tubig. Ena, para hindi kalamigin. Kasi ang problema namin dito sa aming pool ay nasa may area siya ng basement. Kaya super lamig talaga. Ang hirap maligo kapag walang heater. Kaya malaki ang may tutulong nito kasi ito ay hindi gumagamit ng electricity, so hindi ito naka-charge sa Meralco. It produces its own heat, kaya malaking katipiran din in the long run. Ito, kinabit na yung mga solar vacuum tubes. Ito yung magpapainit dun sa tubig sa mga. Example na ba kayo? Yes, sir. Sir. Subukan natin kung gaano kainit. Andahan. Ow! Init! Grabe! Di ba umuusok to? Sobrang init, ha? Ayun. Ayan, no? Wow! Tama siya, 2 hours na binabad, sir. Oo. 2 hours yan? Oo, sir. 2 hours siya binabad lang. So imagine kung lahat ito ganong kainit, ganun yung tubig na ibababa niya. Yes, sir. Sa pool. Yes, sir. Wow. Ito na mismo yung pinaka-panel, yes, ng solar? Ito po yung mismo mapapainit, sir. Yung thermos, sir. Thermos, solar vacuum tube. Oh, so, hindi yung pala ganun. Yung akala ko yung parang yes, panels ang gagamitin. Hindi po, sir. Pang ano yan, pang electricity sa kuryente, sir. Oh, ito pala yun yung pang heat ng tubig. Sa water meter, sir. Ilang ganitong ano gagamitin natin? 275. Okay. Tapos kano kalaki yung iinitin natin pool? 45 square meter, sir. 45 square meter. So yun ang kailangan, guys, no, para at least ma-sustain natin yung tamang-tamang temperature na hindi naman super init, hindi rin super lamig, tama lang, no, para hindi ka ginawin ang patay sa lamig. Oh. Ayan, so nagtetesting na tayo kung waakit yung tubig dito sa bubong. Ayan, guys.
Yan ngayon yung i-coconnect dito para uminit using this solar tubes. Tapos yung mga balik niya uli yan, papainit na sa ibaba. Yan, first testing natin ng tubig galing sa bubong. Yan. Nagbubuga na siya na maligam-gam na tubig dito sa pool. Yun. Sa kabilang dulo meron din. Kung gaano kainit yung tubig. Yun. Yung, ito yung tubo. Paakyat yan dun sa bubong. So yung tubig na nanggaling sa bubong, nakakonekta rin dito para malaman natin kung gaano kainit. Right now, hindi. Okay pa siya, oh. Maligam-gam lang, but not really hot. Ito, meron na rin, oh. Ito, medyo mainit, oh. Pag-unggar ka ba lang po? Oo. Pero medyo warm to, ah. Ito, mas malamig, eh, oh. Ito, warm. Ito kasi yung sa 6 na set, sir. Mm-hmm. Yun, yung sa 5 set. So, dalawang return natin. Isang 5 set and then isang, ano, so talaga expected mas mainit to. Ito, mainit to. Halata yung temperature ng tubig galing sa bubong. Nandaro, 26, 27, 25. Kaya bumubulayan ng ganyan kasi yung tubig na galing sa taas na mainit, yan ang kanyang nilalabas. So oras na para i-check natin yung temperature. Anong reading mo? Maliit ah. Hindi ko masyado makita. Ayan. Ayun. Ano yan? 28 siya. 28 na? Yes, sa ibabaw yan? Yes, sir. 28. Pero sa ilalim? Ilalim check natin. Sir. Check natin sa ilalim. Twenty-five. Oh, di ba? Uminit tayo ng 3 degrees since kanina umaga nating binuksan yung pump. Towards the day, now is 2 o'clock. No? Actually, medyo makulimlim eh. Medyo makulimlim ngayon kaninang umaga. Medyo mabagal bago umaraw. So, sa bandang later in the afternoon yan, mas mainit yan. Yes, sir. Ha? Pag abang umano yung araw, sir, lalong tumataas yung degrees na nirelease ng solar natin, sir. Oo. Mga tingin mo, abot ng ano? Gano'ng kainit? Abot ng mga 29 degrees, sir. Mga 29? Yes, sir. Oo. So, yan. Medyo komportable ng maligo. Hindi katulad nung 22 degrees Celsius, eh. Super lamig, guys. So, para ka naliligo sa yelo niya. Pero at least ngayon, komportable na, di ba? Nakakatulong talaga. Saka mas makakatulong kung lalagyan ng ano, no? Parang full cover siya. Cover. Oo. Para yung pinapayag natin, hindi sumisingaw agad. Hindi siya na, ano lang, hangin. So, stable lang yung init pag may full cover. Yung next natin project, guys, no? Palagyan natin ng ano dyan, ng kumot yan. Para tatakpan niya yan. Mas mainit yung water. No? Yan. Tapos sa ilalim dito, merong ano, no? Di ba pansukat ng ano? Okay. Itong 31, ano to? Temperature ng solar. Laking savings yan, guys, no? Kasi ginagamit namin ngayon ay tangke o LPG tank. Ang halaga po niyan ay kung di ako nagkakamali eh, mga 8,000 yung dalawang yan eh. Tapos magagamit ko lang yan sa isang araw. Ubus agad yung dalawang tangke kapag magsiswimming kayo ng gabi. Siguro may matitirang konti pero malakas. Malakas kumonsumo yung ganito kalaking pool ng LPG tank. Ano purpose nung ano, nung air vent? Yung air vent, sir, halimbawa, hindi mo ginamit si solar. Yung may napansin kang bulb dun, sir, check bulb. Check valve na swing type. Pagka hindi mo ginamit yung solar, automatic, sir, mag-o-open yung check valve na swing type.
para may pumasok na hangin sa solar natin, hindi siya ma-vacuum. Yung tank natin na yung manifold. So pag ginamit mo naman si solar, catch yung tubig galing pump, magsasara yung check valve natin para hindi siya mag-overflow dun. Tapos yung itim na yun, yung parang mas naka-elevate, no? Nakataas yun eh. Anong, yes, anong purpose nun, bali? Yun sir, yung nagkaroon natin ng pressure. Pressurized system. Units ng solar pool heater. Yung mga vacuum, sir, yun ang gravity natin, sir. Ano, ipupush niya yung tubig, ipupush ba? Niya, sir, opo. So, tutulong siya ng pressure sa mga gravity natin. Para mas mabilis bumaba. Kamukha niyan sir, continuous po yung baba ng tubig natin. Oo. Bali, aakit yan, no? Aakit sa taas. Tapos bababa uli. Pero pagbaba niya, mainit na yung tubig. Yes, sir. Ayun. Saka wala kang ginagamit na kahit anong Meralco dito. Yes, sir. Pero kada kuryente sir, wala tayong power supply na gagamitin sir. Electricity, wala tayong gagamitin sir. So, pure solar siya. Ang ginagamit lang natin electricity, syempre yung pump natin dyan, existing no? Existing lang. Oo, existing na yan. Ginagamit naman talaga rito para sa filtration ng pool. Ayan, so guys. Ito. Tingnan natin kung anong... Yun, ang init dito, yun. Pag dito, masarap, mainit. Kasi directly galing sa... solar heater. Pag lumabas na yan dyan, nag-i-spread na syempre. So, hindi na masyadong mainit. Pero, comfortable pa rin. Unlike kung wala yan. Nag-dip na tayo dito sa pool para malaman natin kung gaano ka kainit o kung kalamig ang temperature. Ano masasabi mo niyo? Huh? How's the water? It's good, but it was cold at first, but now it's not that cold. I think Mari likes it because she usually she leaves. I mean, she might leave right now. Yung temperature, guys, tamang-tama lang. Hindi siya talaga mainit, no? Pero komportable siyang paliguan. Yun naman ang importante rin eh. Kahit na medyo makulimlim yung panahon, guys, you can see, may mga pagulan tayo na experience ngayon because of the typhoon. Maaring efekto pa rin yan. But the water is still okay. It's not super hot and it's not super cold. So, tamang-tama lang. Very comfortable na paliguan. Yes, the water is cold. No. Hi, Mari. Try my water. Wag, wag. Yes, I'm used to water. I'm just getting ito lumalabas yung heat, guys, sa mga tubes. Ayan. Warm yung water dito. Kasi galing sa solar yung... directly galing sa solar yung water. Dumaan siya. So, medyo mainit. Eventually, pag medyo maganda yung weather, during summer, mas mainit yung tubig dito. Kasi nga ngayon, medyo unpredictable eh. Minsan, kukulimlim, katulad ngayon. Makulimlim na naman. So, hindi masyado nag-generate ng enough heat yung sun. Pero still, no? Pwede pa rin maligo kahit na ano, makulimlim. Let's check out the temperature now. Look at the fish. Hindi natin doon sa fish. Kinamahan niyo? Ano temperature? I think I know the sign kasi I think the fish suction cups the water. Mm-hmm. So, parang I can feel when it goes down, kinda. Ano temperature? Kinamahan? Okay lang, look. Kasi the fish, and it, when you put the fish, it acts like it's an actual fish. Pero the temperature is... Check. No, so, almost 30 talaga. Oh, yan. 30 degrees Celsius. So, medyo warm na siya. No? Does Mari feel warm? As you can see, on this day, the sun is up. Yeah, the sun is very strong at this time. So, I'm sure nag-generate ito ng mas malakas na heat
as compared to our previous days ng monitoring. So more or less, kapag nagpatuloy yung ganito kalakas na araw, ay siguradong mas mainit itong ating pool. So right now, ang temperature niya, let's check it out, is at 31 degrees Celsius. So mataas, guys. So masasabi natin, guys, na sulit magpakabit ng mga solar water heater na ito. Unang-una, syempre, super tipid when it comes to electricity dahil hindi ka gagamit ng kuryente para mapainit mo yung tubig. At pangalawa, sinasabay lang dun sa filtration, no? Sa pagtakbo ng makina ng swimming pool itong pag-iinit. At pangatlo, pwede ka na mag-swimming everyday nang hindi ka nanginginig o giniginaw sobrang labig ng tubig. Ang downside nga lang, guys, ay kapag medyo makulimlim ang panahon, kapag medyo maulan, may bagyo, talagang medyo hindi init masyado. Pero on days like this, na sobrang taas ng araw, sobrang taas ng sikat ng araw, sulit na sulit, guys. Ngayon pa lang, oh, halos magka 12 noon pa lang, pero medyo warm na yung tubig ng aming pool. So, pag-aralan nyo mabuti, guys, no? Pag-aralan nyo mabuti if you want to consider putting up solar water heaters sa inyong mga swimming pools. At sa mga gusto mag-inquire, makikita nyo yung mga numbers nila dyan at yung kanilang mga social media accounts. Alright? So, yung ating vlog for today. Subscribe, like this video, and hit the notification bell. Thank you, guys. Bye!